Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matapos ng gabing yun na pag-uusap ng mga sinsinan, ay sinimula na ni Samantha na iwasan si Dylan. Ipinagtaka naman iyon ng binata, at sa tuwing tinatanong ang dalaga, ay palagi nitong dahilan ay abala lamang ito. Labis na nag-aalala si Dylan at iniisip kung may nagawa nga ba siyang mali sa dalaga. Ngunit wala namang maalala si Dylan kung kaya't naisipan niya na kausapin ang dalaga. Samantha, pwede bang mag-usap tayo? Tura ni Dylan sa dalaga. Para saan? Tsaka alam mo naman na abala ko, diba? Madami pa akong gagawin. Pag-iwas si Samantha, ngunit hinawakan siya ni Dylan. Please, kahit ngayon lang. Pakiusap ni Dylan sa dalagang si Samantha. Bakit ba? Ano ba yon? Walang kaemo-emosyong tanong ni Samantha. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Dylan at natigilan naman si Samantha. Natahimik ang dalaga at naisip na iyon na ang magandang tsansa para makagawa ng dahilan, para tuluyan na siyang layuan at lubayan ng binata. Gusto mo ng totoong sagot? Seryosong tanong ni Samantha at tumitig sa mga mata ni Dylan upang kapanipaniwala ang kanyang gagawin. Siyempre naman! Kasi mababaliw na ako kung may nagawa ba akong mali sa'yo o kung may kasalanan ba ako. Hindi ko kasi maintindihan, bigla ka na lang nagbago. Paliwanag ni Dylan. Oo, Dylan. Iniiwasan kita. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Samantha habang nakatitig sa mga mata ng binata. Pero bakit? Iyon lamang ang lumabas na salita sa labi ng binatang si Dylan. Natahimik si Samantha at naisip na gawing dahilan ang mga bata at ilihis ang nakaraan. Nakikipagbalikan ang daddy nila Azur at Amber. Gusto niya na mabuo na ang pamilya namin. Kaya sino ba naman ako para ipagkaitin sa mga bata? At ayoko na maging dahilan ka para mapalayo ang loob ng mga anak ko sa tunay nilang ama. Kaya pasensya na, Dylan. Hihilingin ko sana sa iyo na kung maaari, lumayo ka na sa akin at sa mga bata. Dahil bubuuhin ko na ang pamilya namin. Dahil iyon ang tama. Seryosong tura ni Samantha at pinipigil ang sarili na maiyak sa harapan ng binata. So ganun-ganun lang yon? Paano naman yung pinagsamahan natin? Yung mga alaala natin ng mga bata, ganun lang yon? Gusto mo limutin ko na lang yon? Kagaya ng bigla mong pag-iwas sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Dylan at tumulo ang mga luha nito sa mata. Nanatiling seryoso at walang emosyon si Samantha sa harapan ni Dylan. Kahit na sa kanyang loob ay nadudurog na ang kanyang puso. Oo. Kasi yun ang tama, Dylan. Ayoko na mas masaktan ka palalo ng dahil lang sa akin. Mahirap din para sa akin to, pero ito ang tama, Dylan. Ito ang katotohanan. Kaya pasensya kung sasabihin ko na ito na ang huling beses na makakausap mo ko. Wika ni Samantha at umalis na sa harapan ng binata. Pagpasok sa loob ay labis ang iyak ni Samantha. Hindi niya alam kung bakit ba kailangan pa na humantong sa ganoon. Ngunit para kay Samantha, hanggat hindi niya pa natatanggap ang katotohanan, kahit na aminin man niya kay Dylan at papasukin ito sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay magiging unfair lamang siya sa binata. Samantalang si Dylan naman ay labis na nasaktan dahil sa nangyari. Napamahal na din kasi ito sa mga bata at nahulog na ang loob kay Samantha, kung kaya't sobrang sakit para sa kanya ang hinihingi ng dalaga. Ilang araw din na nagpabalik-balik sa tahanan ni Samantha si Dylan. Ngunit hindi siya hinaharap ng dalaga. Hanggang sa pagtungo niya doon ay wala na nga ang mga ito. Labis na nasaktan si Dylan dahil nawala na siya ng komunikasyon sa mga ito. Pinutol din ni Samantha ang partnership sa kumpanya nito.
At kahit na ilang beses man niyang pinilit na hingin kay Carmen ang bagong address ng dalaga, ay hindi nagsalita ang ginang dahil nire-respeto nito ang desisyon ni Samantha. Naging miserable ang buhay ni Dylan at paglipas ng isang buwan, natanggap din ni Dylan ang mga naganap. Isang umaga habang buhat-buhat ni Dylan ang mga kahon ng donasyon sa isang charity, ay nabunggo siya sa isang babae. Samantha? Gulantang na wika ni Dylan nang muling makita ang dalaga. Tutulungan na sana ni Dylan si Samantha na tumayo, ngunit isang lalaki ang lumapit sa dalaga. Are you okay? Tanong ng binata. I'm fine, hon. Wika ni Samantha at doon na pagtanto ni Dylan na ang binatang iyon ang ama ng mga bata nang tawagin itong daddy ng kambal. Tito Dylan! Nakangiting wika ni Azur at yumakap kay Dylan. Azur! Amber! Masayang wika ni Dylan at niyakap ang mga bata. So, siya pala si Dylan. Wika ng lalaki at tumindig ng maayos. Let's go, hon. Kids, tara na. Tapos na tayo dito sa charity. Tara ni Samantha at hindi man lang kinausap o kinamusta si Dylan. Bye-bye po! Wika ng kambal at kumaway kay Dylan. Kumaway na lamang pabalik si Dylan at sa mga bata bago tuluyan na wala sa paningin ang mga ito. Pagdating sa sasakyan ay napapuntong hininga si Samantha. Ikaw talaga na bakla ka kung makarengking ka pa ha? Inis na tura ni Samantha sa binatang kasama niya. Dadsy, si Mommy, high blood na naman. Wika ni Amber at ngumiti sa kanilang dadsy. Mabuti na lang at hanang pangalan ko. Naisalba pa kita doon sa long lost lover mo. Panunudyo ni Han. Si Han ay assistant ni Samantha at itinuring na daddy ng mga bata. Kahit na alam nilang mas babae pa ito sa kanilang ina. Alam naman ito ang nakaraan ni Samantha kung kaya't aware na ito patungkol kay Dylan. Puro ka talaga kalokohan, nababakla ka na naman. Maging lalaki ka nga. Inis na wika ni Samantha. Pero kalaunan ay natawa din. Mommy, ganyan talaga si Dadsy. Let's just support him na lang po. Singit naman ni Azur. Correction, it's her, not him. Turanihan at natawa naman ang mga ito. Sa kabilang banda, akala ni Dylan ay si Hannah ang kinakasama ngayon ni Samantha. Ngunit ang hindi nito alam ay single pa din ang dalaga. Matapos ng muling pagkikita ay hindi na nawala sa isipan ni Dylan si Samantha at nag-umpisa na naman na magulo ang kanyang mundo. Mabilis lamang na lumipas ang panahon at makalipas ang isang taon, isang balitang ikinagulo ng buhay ni Dylan. Si Samantha at ang mga bata? Garalgal na tura ni Dylan. At kaagad na nagtungo ito sa kumbento upang alamin ang katotohanan kay Carmen. Dylan? Nauutal na wika ni Carmen. Halatang pamamaga ng mata nito na mahahalatang galing sa pag-iyak. Ano pong nangyari? Kamusta po sila? Nag-aalala ang tanong ni Dylan. Wala pang sinasabi ang doktor. Babalik pa ako dun sa ospital kumuha lang ako ng gamit para sa kanila at sinabayan ko na din ang dasal. Umiiyak na wika ni Carmen. Bakit po sila na-aksidente? Yung kinakasama ni Samantha, nasan po? Bakit wala siya sa tabi nila? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Sa ngayon, Dylan, hindi ko pa masasagot ang mga katanungan mo. Ang gawin muna natin, magpunta sa ospital. Sasama ka ba? Tura ni Carmen at natigilan naman si Dylan. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ni Samantha. Kung kaya't nag-alinlangan ito. Susunod na lang po ako. Tura ni Dylan at tumango naman si Carmen. Ikaw ang bahala. Sana walang masamang mangyari sa kanila. Umiiyak na wika ni Carmen at sumakay sa kotse. Nasuntok na lamang ni Dylan ang kaharap na pader at doon ay napayuko at saka taimtim na napadasal. Kahit na magtungo ako doon, wala na din naman ako magagawa. Panginoon, ikaw na pong bahala. Huwag niyo po silang pababayaan. Umiiyak na tura ni Dylan at napahugulgol na lamang.
Ang hirap ng kanilang sitwasyon, lalo na si Carmen na nag-aalala pa din sa kalagayan ng mag-iina. Pagdating sa ospital ay hinarap ng doktor si Carmen. Maayos na po ang kalagayan ng pasyente. Ngunit ang dalawang bata ay critical pa din dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanila. Let's pray for their recovery. Tura ng doktor at napahagulgol na lamang si Carmen. Kaagad na tinungo ni Carmen ang ward ni Samantha at may malay na ito. Nasaan ang mga anak ko, Han? Sabihin mo! Sigaw ni Samantha at nagpupumiglas. Anak, tama na! Awat ni Carmen kay Samantha at niyakap ito. Ma'am, nasan pong mga anak ko? Kamusta sila? Umiiyak na tanong ni Samantha. Magpahinga ka na muna. Masama sa'yo na mag-isip-isip at kumilos. Lalo na't kaka-opera mo pa lang. Pagpapakalma ni Carmen kay Samantha. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakikita ang mga anak ko. Umiiyak na wika ni Samantha. At patuloy ito sa pagtawag sa pangalan ng mga bata. Gustuhin man ni Carmen na ilahad kay Samantha ang kalagayan ng mga bata, ngunit makakasama iyon para sa dalaga. Kung kaya't sinenyasan ni Carmen si Han na tawagin ang nurse upang turukan si Samantha ng pampatulog. Matapos noon ay nakatulog si Samantha at si Carmen naman ay inasikaso ang mga dapat asikasuhin sa ospital. Kinabukasan ay nagising na si Samantha at nakapagpahinga na ito. Ngunit kagaya ng nangyari nung gabi ay nagwawala pa din ito at hinahanap ang mga bata. Nasaan ang mga anak ko? Umiiyak na tanong ni Samantha. Nasa kabilang ward pa sila, anak. Critical pa ang dalawang bata at kailangan nilang kanilang ama ngayon. Tura ni Carmen. Naguguluhan naman na tumingin kay Carmen si Samantha at saka nagtanong. Bakit po? Ano ba nangyari sa mga anak ko? Gusto ko silang makita. Tura ni Samantha. Wala nang ang nagawa si Carmen kundi dalhin si Samantha sa kinaroroonan ng dalawang bata. Kailangan nila ng blood donor para masakip. Pero kahit saan wala kaming mahanap na kapareho ng blood type nila. Hindi din sila pareho ng sayo. At sa tingin ko nagmana sila sa kanilang ama. Wika ni Carmen. Ano pong ibig sabihin? Gulong-gulo na tanong ni Samantha. Awang-awa ito sa kalagayan ng kanyang mga anak at naiiyak si Samantha. Hindi niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Pauwi na nung araw na yun sina Samantha at ang mga bata. Ngunit nawala ng preno ang kanilang sasakyan at nabunggo sa isang poste ang sinasakyan nila Samantha at ng mga bata. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Kung kaya't hindi na ni Samantha alam kung ano ang naganap matapos ang aksidente. Samantha, si Dylan lang ang kakapagligtas sa kanila at kailangan ng mga batang ama nila. Kung hindi mo kayang sabihin ang totoo kay Dylan, ako ang gagawa nun dahil malagang buhay ng mga bata kaysa sa nakaraan na palagi mong tinatakbuhan. Tura ni Carmen at doon na napahagulgol si Samantha. Ako na pong gagawa. Hindi ko po kayo makita na ganyan ang kalagayan ng mga anak ko. Umiiyak na tura ni Samantha at walang pag-aalinlangan na nagtungo sa tahanan ni Dylan. Samantalang si Dylan naman ay nagulantang nang makita si Samantha sa harapan ng kanyang tahanan. Umiiyak ito at puno pa ng benda sa iba't ibang parte ng katawan. Samantha, anong ginagawa mo dito? Kamusta ka? Bakit nandito ka? Di ba dapat nasa ospital ka? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Walang imik si Samantha at lumuhod ito sa paanan ni Dylan at saka umiiyak na nagturan. Dylan, alam kong iniwasan kita at nasaktan. Oo, aaminin ko nasaktan din ako dahil lumayo ako sa'yo. Gumawa ako ng kwento para lang lumayo ka sa akin. Ang totoo kasi niyan, alam ko na Dylan, na ikaw ang lalaking nakasiping ko noon. Nadala lang talaga ako ng takot at pangamba na baka magulo ko ang buhay mo. Na baka magulo ang buhay ko. Sobrang takot na takot ako at nawala ng tiwala sa ibang tao.
panimula ni Samantha. Titig na titig lamang si Dylan sa dalaga at hindi makapaniwala sa mga sinambit na mga salita nito. Kung ganun, imbento mo lang lahat ng yon? Pero sino yung lalaking kasama niyo nun? Naguguluhan na tanong ni Dylan. Saka ko na ipapaliwanag ang detalye. Dylan ang mahalaga maisalba ang buhay ng mga bata. Ng mga anak natin. Pag-amin ni Samantha habang umiiyak at nakaluhod. Anak natin? Teka, naguguluhan ako. Tumayo ka nga dyan. Tura ni Dylan at pinatayo si Samantha. Oo. Anak natin, Dylan. Noong may nangyari sa ating dalawa, makalipas lang isang buwan ay nalaman ko na buntis ako. Kaya nagtungo kami sa Italy para doon magsimula. Please, Dylan, kailangan ka ng mga bata. Paliwanag ni Samantha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.